Hey, what's up, yo guys? Batang Kali. Yo, what's up, yo guys? This is your boy Batang Kali again. And okay, today is Sunday. I was about to attend the moto meetup for a dysfunctional crew. However, I had an issue with my bike. If you have watched my last episode, I have installed a what you call that? Nagpa-install ako ng shock lifter. However, meron siyang downside na hindi ko na-anticipate ng dati kung ano yung dapat baguhin doon sa motor ko, na aside from doon sa adjustment na yun. Kasi, I think it's a lot better kung papakita ko na sa inyo kung ano yung problema dito sa motor mismo. Kung basurahan yung motor ko. Go away. Okay. So, ang susunod yung problema sa makina. Dito siya. Ang problema niya ay dito. So, since yung dating setup nitong swing arm is medyo nakapantay siyang ganyan, yung setup ni Kadena, yung angle ni Kadena is pantay rin lang. So since nagkaroon tayo ng shock lifter, yung angle ng swing arm ay bumaba ng pagganon. So pag bumaba si swing arm, sasabay din yung pagbaba ni Kadena, and that causes the problem na tumatama itong Kadena dito sa asan yun? Doon sa ball joint ng shifter, which is naramdam ko siya nung pauwi ako. May sumasabit siya ron na baka mag-cost ng problema, masira si cambio, at baka mas takak ko lang totally. So, ginawa ko, pin-adjust ko si kadena na hindi siya tama, but ang problema naman is masyadong matigas. So, only two options. Either tanggalin yung shock lifter or palitan natin si shifter. Ayoko naman palitan pang stock. So, ang naisip ko nga is bumili ng, hindi ko lang kung anong tawag dun eh. Nagsubok ako maghanap sa mga shop na lapit dito nung anong tawag dun? Hindi ko talaga alam kung anong tawag dun. Shifter? Pero kung shifter, usually set yung pinapakita nila sa akin. Hindi nila alam kung anong tawag dun. Pero may idea sila kung ano yun. Pero hindi nila alam kung ano yun. So, ang gagawin ko ngayon, pupunta ako ng Caloocan. Hindi ko alam paano pumunta ron nang mag-commute lang na mag-bus or mag-jeep whatsoever. But I'm planning to go to Quezon Avenue and then sumakay ng MRT. Tignan mo lang. Wala tayong pang-grab, mahirap lang tayo, ano ba? Wala tayong pang-taxi. So, yun. Adios guys, kinakitsa lang sa kalsada mamaya. Later. Okay, so di tayo ngayon nagmumotor kasi hindi ko pwede itakbo yung motor ko. Pupunta ko ngayon ng Caloocan, doon ako magtitingin. Sinubukan ko kasi maghanap sa mga shop malapit sa amin, pero wala talaga akong mahanap na ganung klase ng shifter. So ang tanging solusyon na doon nakikita ko ay pumunta ng Caloocan at doon maghanap. Hi, dito ako sa overpass. Ang problema ay alam kong pumunta rin na nakamotor, pero hindi ko alam ay paano pumunta doon na nagko-commute. So iniisip ko na naman baka magbus ako hanggang Monumento and then mag-jeep siguro ako na 10th Avenue. So bahala na siguro, mamaya na lang. Sinubukan ko mag-MRT pero wala palang diretsyong biyahe doon ng MRT. So baba ako dito sa EDSA, maghanap ng bus, maghahantay ng bus. That's actually the problem if you've been using motorcycle too much. Kasi hindi mo alam kung paano mag-commute. Alam ko pumunta kung nakamotor ako, kaya may kotse o may sasakyan. Pero kung mag-commute, good luck. So sana tama itong magiging ano, pagdating ko ng monumento ng bus, mag-jeep na lang ako siguro, may jeep naman siguro doon papuntang 10th Avenue. Medyo may kalayuan eh. Pumula doon sa MRT hanggang doon sa may bus na yon, lalakarin ko pa. So ngayon MRT sa likod, papunta doon sa may signboard yung sa taas. So mamaya na lang ulit. Much later. So yun na, 10th Avenue na guys. Haha. Tatawid na lang ako ng kalsada, 10th Avenue na. Dami ng mga motor doon sa kabila. Ngayon, maghahanap na ako ng shifter na kung ano magbasong shifter yun. Green! Ako, tawid! Motorcycle paradise na to, dre. Hanap muna ako guys. Hindi ko alam kung anong tawag specifically sa shifter na yun, pero magtatanong-tanong na lang ako. Much later. Hanap na ako. Hindi pala shifter tawag dito, gear changer lang daw ang tawag rito. 150 lang pala ito, ang mura. So, baka mag-ikot-ikot na lang muna ako rito. Wala na naman akong gagawin eh. Sandito na rin naman ako, mag-window shopping. And then, uuwi na. Much later. Okay, sa'yo, nakabili na ako. Nakauwi ko lang. Ito siya. Ngayon, gusto kong subukan kung... Ouch! Yun lang yung magiging distansya niya. Kailangan at least ganito. Paano yun? Masyadong mahaba. Well, na-adjust naman siya. Kaso nga lang, ay parang napakalapit na.
Bali, nagagawa na lang namin ng paraan siguro. Bali, maging ganito ang itsura niya. Yun, ganun. Kaso, masyado siyang dikit dito sa footpeg. Unless, i-modify ito. Bali, na kailangan ganito din yung distansya niya. Kailangan at least mga ganun na layo. So, dadalhan natin ito sa shop. Malamang sa malamang itulak ko na lang kasi masyadong mahigpit yung kadena. May shop na malapit dito sa amin. Or bahala na, titingnan ko pa. 10 seconds later. Bali, baklas muna yung buong footpeg. Kakalasin yung dating shifter. Parang yung nabibiling ganun para sa mga aftermarket na footpeg, no? Na shifter. Ayun, kasi yung kadena, tumatama dyan yung sa joint na yan. Oo, natama siya dyan. Masyadong mahigpit nga ito ngayon, eh. Inigpitan ko ng sobra para maiuwi ko lang. Ay, ano pre, ang ingay. Sobra. Ingay? Sobrang ingay niya. Okay lang naman ito, may clearance konti ah. Pag sumakay na ako, nag-iiba ng adjustment niyan. 1 minute, 37 seconds later. So, umalis muna yung mekaniko kasi walang pang putol. Kasi puputulan ko yung mismong pinakang apakan niya. Kung anong tawag dito. Pumunta doon sa kabilang shop. Dali lang palang kalasin doon eh. Kaso kaya ako rin naisipan na dali na lang sa shop kasi papa-adjust yung kadayan ako. Wala akong pangkalas nitong sa hub. Okay na rin yan. Para hindi madumihan ang ating mga kamay. 2 very boring minutes later. Yeah, what's up guys? I'm back riding my bike. So, ayun, naikabit na namin. Medyo nakakatanga lang talaga siya ng sobra. As in, sobra nakakatanga. Kasi baliktad na, MotoGP shifting set na siya. So, medyo iniikot-ikot ko na lang siya rito. Napakaramdaman ko. So far, shifting is concerned. Hindi naman siya mahirap, hindi matigas. It's just pretty much the same. Though, the problem is, masyado siyang dikit dito. Pinutulang ko siya rito. Oh shit, yung tornilyo pala ron. Nag-install kasi kami ng tornilyo na mas mahaba kasi maiksi yung kasama talaga niya. Yun nga lang is, masyado naman nasobrahan yung haba. Nilagyan ko na yung washer dito. Kasi lahat ng kasama niya is Allen. Bali, ganito siya. Medyo, so far so good naman. Tatamaan nga lang yung plastic doon, pero ayusin ko na lang yan. Nakakatanga lang talaga siya kasi baliktad na siya. Instead of 1 down, 4 up, magiging 1 up, 4 down. So, bago ako kumambyo, nag-isip na ako, okay, pataas, okay, pababa. So, hindi lang yung ano ako mag-a-adjust. So far sa kadena naman, okay na. Hindi na siya, wala na siyang tinatamaan. So, iikot-ikot ko lang uli siya dito. Yung pagpalagay ng lifter, nagkasya ng mga issues kasi hindi ko naman alam na mangyayari pala yung ganun. If you're gonna ask if I'm satisfied, well, I'm pretty much satisfied naman dun sa shock lifter. It's just, nainis lang ako na I have to change my shifter. Tapos, medyo sumasahid pa rin yung kadena hanggang ngayon. Tingnan mo, babawas ako ng primera, baliktad. Nakapakambyo ako patat-putat tercera. Medyo iniikot-ikot ko lang siya muna rito. What I wanna try is anong magiging performance niya sa high speed, lalo na sa cornering. But so far, handling is concerned, mas aggressive siya. Though, medyo dapat ako mag-ingat sa late braking or porsahang braking sa harapan. Tinatawag na trail braking kasi dapat medyo maging maingat ako sa front kasi masyado nang sub-sub. So, yung weight distribution is sobrang na talaga yung tinatulak ng braso ko pataas. So, kailangan talaga relax yung braso mo sa paggamit nito. Tayo pupunta kaliwa-kanan. Wala, hindi ko ito matitesting dito. Unless ilalabas ko ito, ay akat ko ito nung marilaki ngayon. Mukhang very wrong move yung pagpasok rito. Super late yung response ko sa shifting. Tanga, pataas ng cambio ko. Yan, isa sa mga dapat na mag-a-adjust ako. Dami rin tao rito. Uy, mga tropang Z2S dito. Ang angas ng mga motor nyo, sir. Black and red. Susugit ako pa cambio pero patigas na. Dapat po ba ang apak? Anak ko, nakakatanga. Well, kanina ko pa siya iniikot. Concerned ko kasi yung kadena. Uy, Ninja 4 ba yun? Yan, Ninja 4. Ay, nako, yun ang sinasabi ko. Ay, kakatanga. Pwede ako makaksidente dito sa ginagawa ko sa hayop na to. Uwi na nga lang, okay.
Ako siya, guys. Kung meron ba kayong, kung meron kayong may isa-suggest dito sa problema ko rito, ng mas magandang solusyon, just put your comment down below and I look into it. Titingnan natin kung maganda ka. So yeah, thank you so much for watching. If you're not a subscriber, consider subscribing. Adios, gabush, bye-bye.